feet in the sand with your head underwater, looking for a place to go. Yon! So, welcome back to my YouTube channel, mga ka-viewers. Panoorin nyo lang to. Marami kayo matututunan dito at talagang napakaganda, no, ng i-unbox natin. No? So, ano ba yung i-unbox natin? So, ang i-unbox natin ang Zhiyun Smooth 4 from Shiesta, Philippines, from Zhiyun, Philippines. Guys, actually, ito napakaganda talaga na ito. Napakaganda ng unit na to. No? So, kung napanood nyo yung unang unboxing ko ng Smooth, ng Zhiyun Smooth Q, yun, talaga, okay na din sa akin yun eh. Pero talaga ito, nung nagamit ko talaga, talagang, actually, hindi ko first time na gumamit na ito, no? So, nakagamit na ako na ito, yung demo unit nila. So, talagang napakaganda, no? So, talagang, nako, panoorin nyo to, ha? Talaga, guys, talagang dapat panoorin nyo to. Kasi, pag pinanood nyo to, marami kayo matutunan dito. Kung ako sa inyo, kung aspiring mobile filmmakers kayo, vloggers, ito must have talaga. Ito, kailangan talaga to para sa mga vlog nyo, para ma-stabilize lahat ng shot nyo. So, guys, i-unbox natin to. Magbibigay tayo ng konting footages para makita nyo kung gaano kaganda yung mga tricks, mga guide and tips na dapat kung paano gamitin ng isang mobile stabilizer o ang Zhiyun Smooth 4 in particular. May kita nyo? So, yun, no? So, ang halaga nito, guys, as of now, 7,700 yung kulay white. Parang ganon. Check natin. Wala ba mag-aabot ng cellphone ko? So, seryosohan na to, no? Magkano ba yun? Teka lang, ha? 1, 2, get it, got it, 2, 3. Yun! Nakakita ko na. So, dahil third year anniversary ngayon ng Zhiyun Philippines, ito dati 8,995 yung black, down to 7,495 yung black. So yung white 7,695. White kasi maganda ako. Ito yung request ko, kulay white. So ito yung i-unbox natin, no. Maganda kasi yung puti. So it means alam mo na. Alam mo na. Ayun. So kung napanood nyo yung dati kong unboxing ng Zhiyun Smooth Q. So, siguro marami kayo natutunan doon bukod sa kalokohan. So, ito medyo seryosohan na to. Bukod sa seryosohan na yung presyo. Hindi. Bukod sa seryosohan na yung labanan. No? So, kasi, basta, kapakita ko sa inyo kung ano yung mga features ng isang Zhiyun Smooth 4. Ganda, oh. So, tignan natin, ha. So, tabi natin to. Tabi natin yung kodigo natin. So, Zhiyun Smooth 4. So, ito. Ganda, no? Ang gilid. Oh, bukod sa wala kang makikita. So, yan. Zhiyun Smooth 4. So, ito yung likod. Woo! Panalo! So, yan, no? Guys, ulitin ko. Ito yung aking... Kung napanood nyo yung... Ano ba yan? Yung kung napanood nyo yung kung paano ko kinuha to, no, sa isang vlog ko, kung paano ko pick up to dun sa headquarters ng Zhiyun. So, eto yon, no. So, ngayon, i-unbox na natin siya. So, nahawakan ko na yung demo unit at talagang masasabi ko, medyo na testing ko na onte yung demo unit doon sa headquarters ng Zhiyun. Masasabi ko na talagang iba to, eh. Iba yung labanan. So, kung yung Smooth Q ko noon, medyo pa tayo private, pwede ka magpa-banjing, yung mga gano'n. Pero ito medyo iba na yung labanan, no? Kasi talagang lahat ng, hindi mo na gagalawin yung cellphone mo, actually. Ang gagalawin mo na lang yung pinaka-gimbal, doon mo pipindutin lahat. Mamaya papakita ko sa inyo, no? So, ang kasama niya, sa loob ng package, ito. So, yung unit itself, tapos yung mini tripod, and then yung cable for charging, no? So, yan, no? Yung itsura niya. Smooth 4. Zhiyun. Smooth 4. Ganda. Buksan pa ba natin? Huwag na kaya. Ganda. Hindi, guys. Ugali ko kasi yung ano eh. No? Pagka, actually, matagal na nasa akin to. Kung mapapansin mo dun sa unang vlog ko na kung paano ko siya pinick up dun sa headquarters ng Zhiyun. Matagal na to nasa akin. So, hindi ko pa siya ginagamit. May ganun kasi akong ugali na hindi ko pa agad binubuksan.
tinatago ko muna, dinidisplay ko muna, tapos bubuksan ko. Sobrang ganda nito. Smooth 4. Basahin lang natin. Smooth 4. Zhiyun 3-axis smartphone stabilizer. Zhiyun Smooth 4. May pirma. So, may sticker siya ng Siesta, Siesta PH. Siesta PH. So, may sticker siya. Again, guys, kung bibili kayo ng mga unit ng Zhiyun, bumili lang kayo doon sa mga authorized kasi maganda yung after sales nila. No? Again, no? Itataya ko yung pangalan ko, yung Jomalong Work Travel para sa after sales nila kasi talaga napakalupit. Ito lang yung nakita ko na laging meron silang activities, meron silang Christmas party, meron silang pa-seminar, pa-workshop. Shoutout nga pala kay Boss Team, no? Talagang hindi ito yung tipo na pag binili mo, bahala ka na sa sarili mo, no? So, meron silang after sales. Basta, pag bumili ka ng authorized unit, hindi ko ma-explain, no? Basta, pag bumili ka ng authorized na unit, marami siyang, hindi lang dun matatapos. Rather, hindi lang doon matatapos na pagkabili mo, bahala ka na sa sarili mo. Ito lang yung masasabi ko. For me, ito lang yung masasabi ko na talagang napakaganda ng after sales nito. Ang ganda ng customer service nito. Meron silang pa-seminar, meron silang pa-workshop. Kung makikita nyo, sa mga vlog ko, nag-cover din ako, nag-vlog din ako ng isa sa mga seminar ng Zhiyun. Actually, marami. No? Yung sa camera house ko with Ramon Bautista, that was powered by Zhiyun Philippines and Siesta PH at Makata Indie Films. Guys, para doon sa mga indie filmmaker or aspiring indie filmmakers, I suggest puntahan nyo yung Facebook page ng Makata. Makata Indie Films. Lalagay ko lang sa description para ma-enhance pa yung hilig nyo. So, yun, no? Pakapyaw lang yun, no? So, yun. Zhiyun Smooth 4. 3-axis smartphone stabilizer. Smooth 4. Smooth 4. Focus, pull, and zoom capability. Phone go mode. Born for mobile filmmakers. The only limit is your creativity. Ang lupit nun! No? So, pagka hindi pa gumanda yung mga shots mo na ito, ayawan ko na lang, no? So, napagagawin natin. Ano pa ba? Buksan na natin. So, may gamit ako dito pang bukas eh. Joke lang. Ito, totoo. Ay, hindi eh. Pandelata eh. Ang ina ka ah. Joke lang. Actually, yung gamit ko, siya pa din eh. So, bubuksan na natin. Meron ba kayong ano? Huling katanungan bago natin buksan? Kung wala, eh, buksan na natin yun. Ganda, grabe, parang ayokong buksan talaga, no? Zhiyun Smooth 4 Stabilizer 3-axis smartphone stabilizer from Siesta PA. Pupunas muna tayong pawis. Diba itong kwarto na to, lagi na mainit. Shit! Open na natin. Pero ulitin ko sabi ko. Yun, so, since na okay naman yung mga footages na check ko, nag-reflection kasi yung audio ko eh, kaya chine-check ko eh, no? So, i-unbox na natin itong Zhiyun Smooth 4 na to para makita nyo kung ano yung pinisasabihin ni Jooms. Okay, kwento lang kwento eh. So, open natin siya, no? Ito, laking ano nito, laking bagay nito sa, ano ko eh. Shit, nakasealed pa, shit. Ano, nakat ko. Ganda nito, guys. Na-testing ko yung demo unit nito, talagang hindi mo nahahawakan yung cellphone mo. Lahat ng kailangan mong pindutin nando doon sa game, nasa hawakan o nasa gimbal, no. Grabe to, no. Eh naka-sealed po. Grabe. Pagka ito gamit mo, seryosohan ng laban. Oh my god. Siyempre, meron siyang manual, no? Manual ba ito? CD. Check natin. So, manual.
Yan, oh. Ching shang song xing xing tang. Chinese version. Basta yun, no? So, may manual siya kung paano gamitin, chuchu. So, syempre, bago mo gamitin niya, kailangan basahin mo na yung manual. Mahalaga yun eh. Kasi nadudol lahat ng information na pwede mong malaman, no? Kung babasahin ko to, eh, bukas pa tayo matatapos niya. Ganda, oh. Shit! Buksan natin yan. Grabe, ang ganda, oh. Zhiyun. Ito na siya. Ta-da! Oh my God! Sobrang ganda. So, yun, no? Kung napanood nyo yung smooth cue ko na unboxing, wala siyang, bumili pa ako ng separate na mini tripod. So ngayon, meron siyang mini tripod. So, dito pa lang panalo ka na eh. So, syempre may letter, may ano din yan, branded din ng Zhiyun yan. So, maganda. Meron siyang sariling mini tripod. Syempre, meron din siyang cable. So, yan yung cable. Yung cable nila, hindi ito yung gaya nung cable ng ano, ng dating smooth cue, no? So, medyo mas malapad siya. O yung Android, di ba? So, yun, no? So, mas malapad siya. Hindi gaya nung mga nasa Android, sa dating Zhiyun Smooth 4. Ay, Zhiyun Smooth Cue. So, syempre, yung unit itself. Oh my God, Diyos ko po, ang ganda ng puti. Oh my goodness! Uy, may libreng candy. So, yun ang kagandahan sa Zhiyun pag bumili ka. Habang ina-unbox mo siya, pwede kang umata ng candy na ang pangalan ay silica gel. So, tatabi na natin to. So, yun, no? Ganda ng unit, Brad, oh. Kita mo yun? So, meron siya ganito. Kung mapapansin mo, yung smooth cue noon na in-unbox ko, meron siyang pipindutan ng on and off sa kami mode. Tapos meron siyang parang joystick na up, down, left, right, chuk-chak, chuk-chak. So ito, dumami yung mga pindutan niya. Dumami yung pindutan niya kasi hindi mo nagagalawin yung cellphone mo. So lahat na pipindutin mo, andi dito na. Pakita ko mamaya. Meron din siya sa likod, dalawa. Yan, up and down yan, chuk-chuk-chuk-chuk. Tapos meron siyang gitong parang dial, yan, chuk-chuk. Tapos sa harap, no? So, kabit muna natin yung mini tripod. Woo! Grabe. Ganda. Init. So, kabit muna natin yung mini tripod. Kinakabit, eh, no? Pero tinatanggal. Eh. So, kabit muna ulit. So, kabit muna natin yung mini tripod niya. So, yung dati, bumili pa ako ng Manproto. Para makatayo, may lagay, may stand yung aking smooth cue. So, ngayon, meron na siyang sarili. Grabe, ang astig, no? So, ngayon, ibabalance muna natin yung ating mobile. So, itong iPhone 7S Plus, sa asawa ko to, nakihiram lang tayo. So, ibabalance muna natin. So, same lang din gaya sa smooth cue, no? So, meron siyang pang-ipit ng ganyan. Diyan mo iipit yung mobile mo. Pwede rin siyang nakatayo. Mamaya, kabit muna natin. So, ibabalance muna natin. So, pag binalance natin siya, ganito guys, no? So, yan. So, una niya ibabalance ito, tumupon. Kailangan hindi siya gumaganon. Kailangan straight siyang ganyan. So, ayusin natin. Para ma-achieve natin yan, meron mga adjustan yung ano, yung bawat axis, no? So, gaya nito. So, may tutorial naman. May ano naman yan, guys. May manual naman. Para hindi kayo maligaw. So, madali naman siya i-balance, no? Hindi naman kailangan. Isang saglit na oras lang, mababalance mo na siya. Matututunan mo naman. So, pag hindi na siya nalalaglag, so, yan. Parang straight na siya ng ganun. Meaning, balance na siya. Oh, yan. Oh. Balance na siya. Oh, kita mo na, laglag. Ayan, oh, balance na siya, meaning. So,
i-open na natin. So, bago natin siya i-open, lilipat tayo doon. Again, oh, ito yung battery indicator, no. Kung sa Zhiyun Smooth Q, yung unang version ng Smooth, unang version ng Zhiyun Smooth, wala siyang battery indicator, no. So hindi mo malalaman kung low watt ka na or full watt ka pa. Zhiyun Smooth 4, mayroon siyang battery indicator, no. So kulay blue pag full charge. For pagka malo-low watt na siya, pabawas siya ng pabawas ng ganyan hanggang sa mag-blink na yung kulay pula. So meaning low watt ka na, so kailangan mo na i-charge, no. So again, no. So ito, naka-balance na yung iPhone 7 Plus ko sa Zhiyun Smooth 4. So, as you can see. So, kung i-on mo siya, i-press mo lang tong button na to. To. So, yan. Yung ganyan. So, press and hold. Press and hold natin. Yon. So, on na siya, no? So, again, I suggest na bago mo siya gamitin pala, kailangan mo na i-download yung ZY Play o yung Zhiyun na app sa App Store kung iPhone ka, kung Android ka naman sa Play Store. So, pakita ko lang yung itsura ng ZY Play. Kung makikita nyo sa yan. So, yan yung icon ng ZY Play o ng app na kailangan mo i-download para magamit mo kung ano yung mga buttons dito. So, i-coconnect mo lang siya via Bluetooth. Kailangan i-open mo yung Bluetooth ng device, ng unit mo. So, hindi mo na kailangan i-open yung Bluetooth nito kasi kung saan na siya magkoconnect po. So, yon, kita niya na, smooth. So, coconnect mo lang. Ayan, i-coconnect mo lang siya. Yon, so, pag may check na, pag may check na, meaning connected na siya. So yan na yon, no? So yan na, oh. Nandito na lahat. So makikita mo nandito na lahat nung nandito sa screen lahat nung function nito. So pagka gaya nito. Dito kung gusto mong iharap o ilipat yung camera sa harap, kailangan mo lang pindutin 'to. So pindutin natin. So yon. So yon, pinindot mo ulit, lalabas ulit. So yon, ito yung pipindutin mo. So same icon din naman siya eh, kung ano yung nasa mobile mo pagka nagaano tayo, pagka nililipat natin yung camera. So same icon lang din. So hindi ka maliligaw, no. So ito yung menu, pakita natin yung menu. Pag pinindot ko yung menu, ito lalabas. So yan. So nandiyan diyan yung camera, flash, timer, HDR, yung high dynamic range, white balance, kung gusto mo magpalit ng white balance, setting, filter, kung gusto mo magpalit ng filter, scene, manual, kung gusto mo mag fully manual o gusto mo mag auto, frame per second, meron din dyan. So, nandito lahat. So, yan na yun. So, ayan, lumilipat siya lang ganun, no? So, kung gusto mo mag-exit, pindutin mo lang yung menu again. Yan, so, ito. So, ano ba yung function ito? Guys, itong kagandahan dito sa bagong Zhiyun Smooth 4, no? So, itong function na to, dalawang function to. Isang zoom in at isang zoom out. Tapos yung isa from out of focus, magiging focus siya. So, try natin, no? Yan. So, makikita mo, yan. So, ito pinipihit ko. So, lumalabo siya, no? Yan, lumalabo. Ito. Pag gusto mo luminaw, pihitin mo lang to, lilinaw siya. Yun. So, galing, di ba? So, isa na to sa mga way para maging cinematic. So, yan, pinipihit ko, lumalabo. So, babalik ko ulit. Kasi naka-fully manual ako eh, di ba? Kanina, pag-check nyo. Yun. So, malinaw na. Di ba? So, again, pag pinindot mo to, iilaw siya. So, yung gamit naman nito magiging zoom in, zoom out naman. So, testing natin. Yun, oh. Zoom in, zoom out. Oh, di ba? Again, zoom in, zoom out. So, eto yon, no? Pag pinindot mo to. Ngayon, pag pinindot mo pa na ulit na isa pa, yung blur naman yon. So, from out of focus, so, out of focus, yan, magiging focus siya. Yan. So, bali dalawa yung function nito. Dalawa yung function nito, isang zoom in, zoom out, saka yung from out of focus, magiging focus. So, pipindutin mo dito para mag-switch yung mode niya.
So, ito yon. Okay, so. So, ano tayo? Pag gusto mo mag-record, syempre, pag gusto mo mag-record, usually, pinipindot natin sa dito. Di ba? Dito tayo pipindot. Ngayon, dito mo na siya pipindutin. Kasi connected na siya eh, via Bluetooth, di ba? So, dito mo siya pipindutin. So, magre-record dyan. Dyan din yung record, dyan din yung stop. So, tingnan natin. Yon. So, nag-record. Ayun. Yan, yung nag-record. So, pag pinindot mo ulit, mag-i-stop naman siya. Oh, di ba? So, lahat yun, nandito na lang. So, nandito lang sa pindutan na yun. Ito, kung nakikita ito, ito pang capture ng picture. Wala ka nang pipindutin dito. Nandito na lahat. Kaya mo siya kinunect sa ZY Play para hindi ka nang pipindut dito na mag-aabala pa na pipindutin dito, hahanapin ko saan-saan. Nandito na lahat. Abot daliri mo na lang siya, guys. So, abot daliri. So, ito yung pang-capture. So, pindot. Ito yung pang-capture. Kung gusto mong photo lang. So, pindot. Oh, presto! Di ba? So, captured na siya. So, maikita niya siya sa ano. Meron dito, guys, na kung saan doon mapupunta yung mga nirecord yung video, mga nirecord yung photo, mga nirecord yung photo. Dito mapupunta lahat. So, masisave na rin siya. So, asa na tayo? Ito, may gamit. Ito, alam nyo na to. Itong record, alam na. Itong pang-capture ng photo, ito na. So, ito. L means lock. So, ito yon, no? Yan. So, nakalock siya. So, meaning, kahit ganyan-ganyan mo, hindi siya susunod. Oop. Yan. Yan, lock. Pagka nilagay mo siya sa PL o yung fan focus, ito, switch natin doon. So, pagka nag-left ka, le-left din siya. Right, la-right din siya. Left, right. So, pag naka-lock mode, balik natin sa lock mode. Binaba natin. So, lock yan, no? So, meaning, pag kumaliwa ka, pag kumaliwa, hindi siya gagalaw. Pag kumanang ka, hindi siya gagalaw. Kasi naka-lock mode nga, eh, no? Kulit. So, pagka nilipat natin sa PL, switch natin sa PL, pan, focus, pinihit ko. Pag kumaliwa, yung gimbal, kakaliwa din siya. Pag nagkanan, kakanan din siya. So, yon. Yan. So, balik natin sa lock. Favorite ko yung lock mode eh. Yan, binalik ko sa lock. Ngayon, guys. So, yung follow focus tayo. Ngayon, pag gusto nyo mag-follow focus, ang pipindutin nyo, ito. Ito nasa baba. Ha? Dalawang option yan. Isang baba, isang taas. Pag gusto mo na mabagal na follow focus, ito. So, pipress mo lang siya all the time. So, yun, lumipat na. Ngayon, pag gusto mo mabilis, ito. Mabilis yung pag-follow niya sa'yo. Pag gusto nyo mong babagal na pag-follow sa'yo, ito yon. So, meaning, pag pinindot ko siya, press lang siya all the time. Pag gusto mo mag-follow focus. So, meaning, pag tumingala siya, titingala din yung unit. Very good. Down, the down din. Left, syempre, la-left din siya. Right, la-right din siya. So, follow focus. So, sumusunod siya. Habang ginagalaw mo tong gimbal na to, naka-press ka dito sa maliit. Yeah. So, magpa-follow focus siya. Yun. Okay. Ngayon, ito yung mas mabilis na version ng pag-follow niya. So, pagka ito naman na pinindot mo. Mas mabilis yung pagsunod niya sa'yo. Standby mode niya, ganun lang. Bababa mo lang. Makabukas yan, guys. So, hindi masisira yung motor. Hindi masisira yung motor. Nakabukas lang yan. Habang nahihintay ka, pwede mo siya hawakan dito. Ready na ulit yung moment. Presto. Alright. Okay, no? So, ano pa ba? Ito, menu. Sige, ito yung menu. Okay, so, yung camera. Yan na yun. Yung camera. Flash. Mali. Flash. Flash tayo. So, flash. Yan. Ito yung flash. Merong, ano ba to? Auto. Merong on. Merong, ito. Steady light. Ito lang pinipihit ko, guys. Ah. Pwede mong pihit yan. So, yan. Timer. Alam nyo na yan kung ano yung timer. Siyempre, HDR, pipili ka lang kung off or on or yung high dynamic range nyo. White balance, again. White balance. Merong auto, merong sunny, merong cloudy, merong fluorescent, incandescent. Yan din usually, guys, yung nasa phone nyo. Eh. So, parang nilipat lang lahat ng pindutan dito. Okay na yan. White balance. Rate frame per second. So, meron tayong, ano yun, 720, 30 frames per second. Nasa, kung ano yun, guys, ulitin ko, depende yun kung ano yung
specs ng unit nyo. So, nilipat lang. So, 1080 30 PS, 1080 60 FPS, 4K 24 FPS, 4K 30 FPS, no? So, yun kasi yung specs ng iPhone 7 Plus. M for manual. Tapos kung gusto mo mag-manual o kung ayaw mo mag-manual, gusto mo mag-auto, i-off mo lang. So, this time, naka-on to. Ano yung scene? Walking or in motion? So, pipili ka lang sa dalawa. Filter. Alam nyo na yan, guys. Kung ano yung nasa phone natin. Yan. So, marami na pagpipilian. Okay. So, ano yan. Gusto ko naka-off eh. Yung settings. Meron dyan beauty cam, zoom, panorama, grid, cam mode, etc. Yan. So, ano pa ba? Tingin ko naman, na-explain ko naman lahat eh, no? So, ito pala, ito. So, ano ba to? Kung makikita nyo sa phone natin, di ba pagka madilim, itatouch natin yung screen ng phone, tapos i-adjust natin yung brightness saka yung contrast. So, ito rin yun. So, pag pinindot mo to, yan o, makikita nyo to. Yan o, di ba yun yung ginagawa natin pag madilim? Liwanagan natin ang gano'n. Pag gusto natin diliman, bababa natin, di ba? So, yun, gumagalaw na yun. Ito pala natin dito. Yun. Yan. So, yan yun. Ito yan. Ito. Yan. Exposure value. Yan. Kung gusto mo madilim, di ba? Dinidiliman natin. Ganon. O, yun. So, right. So, again guys, lahat ng kailangan mo na pindutin sa cellphone, nilipat na dito. Yan. Diyan na. Kaya wala ka nang kailangan pindutin pa. Ngayon, kung gusto mo makita yung kinapture mo o yung na-capture na photo na video record, so dito lang siya. Sa dulo. Sulok na yon. So, yan na yon. So far, yan pa lang. Ito yung kay, ano ko nun, yung kay Ramon Bautista. So, yan na yung na-record. So, pwede mo siyang i-save para ma-save siya sa unit mo, sa phone mo. Tapos, doon ka na mag-edit, di ba? So, yan. So, ano pa ba? Battery indicator. Power off on, ito. L means lock mode. PF means pan focus. Ito yung pag-record and stop. Ito rin. Pag gusto mo mag-capture ng photo, ito. Ito, yung purpose nito is para mag-change yung mode netong dial. So, kung gusto mo ng zoom in, zoom out, ang default nito ay yung lumalabo, lumilinaw. Kung gusto mo siya naka-standby mode lang, kunyari naka-standby mode lang, tapos gusto mo lang siya na nakababa lang, naka-tilt down lang. So ganunin mo lang. So ganunin mo lang. 'Yun. Tilt up. Tilt down. Hindi masisira yung motor niya. Simple, di ba? Ganun lang. Ngayon kung gusto mo mag-yan. So, kung gusto mo ibalik siya sa pwesto niya, sa dati. So, pinutin mo lang itong dalawang beses. Yun. So, bumalik na siya. So, yun, no? Pakita ko sa inyo kung paano mag-shoot using the Zhiyun Smooth 4. So, gawa natin ng sample clip para makita nyo naman kung paano ba ang ginagawa. Yun, so nakita nyo, no? So, bali, yun lang yun. Unti lang yung mga footages na ginawa ko para just to show you how Zhiyun Smooth 4 can do with your mobile phones, no? So, talagang ma-stabilize niya talaga yung kailangan mong footages, no? When it comes to glide,
were establishing shot o kaya yung follow focus na shot. So, yon. Ang favorite ko, ginagamit yung follow focus kasi talagang susunod lang siya kung saan mo talaga gustong itutok yung gimbal mo, no? So, for me, the best tong Zhiyun Smooth 4 kasi talagang ito, lagi kong kasama to sa mga travel ko, sa mga food na vlogs ko. Ito yung ginagamit ko. Okay sa akin to. The best akin to. Shoutout pala kay Boss Team. Thank you for... Alam mo na yon. So, maraming salamat nga. By the way, guys, yung ginamit natin kaninang app, ZY Play, or Zhiyun app, para dun sa ma-connect natin yung from your mobile device to this unit. Ngayon, meron na silang naka-tie up na panibagong app, no? Yun yung Filmic Pro. So, guys, maganda yung Filmic Pro. Ay, nakita ko yon sa... Nakita ko na siya kung paano siya gamitin. Although, kailangan mong bilhin ata yung app. I think that's 700 lang, pero one-time payment lang siya. So, 700 lang, pero talagang maganda din, no? So, yun yung ka-tie up nila ngayon na app, no? So, kung gagamit ka nito, I suggest na ang gamitin mong phone yung mga higher model na, yung mga magagandang unit. Kasi talagang para maano mo, kunyari iPhone 6 Plus, mga Note 8, S8 Plus, tapos S8 Plus, tapos S9 Plus, o iPhone 7, iPhone 7 Plus. No? Kasi pala ma-maximize mo yung gamit talaga ng Zhiyun Smooth 4. Thank you very much. Maraming salamat. Para doon sa mga hindi pa nakasubscribe, dumaan sa channel ko, nakita nyo yung vlog ko, natuto kayo, tumawa kayo, na natutunan kayo ng kalokohan ko. Yung mga hindi pa nakapagsubscribe, please do so. At marami pa tayong iba vlog, video, travel, unboxing, sobrang dami. Thank you very much. Maraming salamat. Viewers.